Halina man, anak ko, pag-ibig mo sa'mi idulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog, Panginoon, napasamin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina man, anak ko, pag-ibig mo sa'mi idulot sa taong lumilimot, awa mo'y Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa mga naririto po, kasama ng mga sumusubaybay sa atin sa live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Sa ating mabuting balita ngayon, masasaksihan natin ang ating Panginoon na may matinding pagmamahal sa mga taong nangangailangan. Isa sa mga bagay na kinakailangan natin ding magkaroon at paghandaan, lalong-lalong na sa Kanyang pagdating at sa ating paghihintay at paghahanda ngayong panahon ng Adbiyento. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangiringhang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kaniyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya makapakinabang sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako
niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daay, iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay ng pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Magsitayo na po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kaniyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakikita na ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila ipaalising gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila, "Pito po." Sagot nila, "At ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga yun at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo tayo. Muli po sa mga naririto at sa mga sumusubaybay sa atin sa live stream, magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Bilang nasa panahon pa tayo ng panahon ng Adbiento, maaari nating tanungin at pagnilayan, ano ba yung pinaghahandaan natin at paano tayo naghahanda?
sinasagot tayo ng mabuting balita sa araw na ito na sinasabing, una, ang pinaghahandaan naman natin talaga ay ang pagdating ng Panginoon. At sa kanyang pagdating, ano ang kanyang gagawin? Yung katuparan ng pangako ng Diyos ng isang mabuti at makataong pamumuhay. Lahat ng may pagkukulang, mapapagaling. Lahat ng mga may pinagdaraanan, magkakaroon ng karamay. At punot tigib ang biyayang darating. At paalala ito sa pamamagitan ng ating mabuting balita ngayon, nang dumating ang Panginoon sa isang madla at nagturo at nagpagaling. Isa sa mga bagay na inaabangan ng mga taong nais sumunod sa Kanya. Kaya sa unang tanong, ano ba ang pinaghahandaan natin? Ito yun. Kasabay ng lahat ng mga inaabangan natin sa buhay, kasabay ng mga hinaharap natin na walang kasiguraduhan, ang sagot ng Panginoon, at kailangan nating tignan ito, hindi lang yung katuparan nito ayon sa gusto natin. Hindi ito parang instant din na darating na kung kailan mo hiniling, darating. Bagkos, unang-una, darating muna siya sa buhay natin. Bibigyan tayo ng kaliwanagan. Bibigyan tayo ng nararapat na kagalingan sa mga pagkakasakit at pagkukulang. At bibigyan tayo ng biyayang kinakailangan natin. Kaya magandang balikan, no? Ano po ba yung mga hinihintay natin ngayon? Ano ba yung mga ginugusto natin ngayon? Yung araw-araw nating ipinagdarasal, inilalakad natin ang paluhod sa pagtanaw sa ating buong Jesus Nazareno. Magandang pagkakataon na muling iangat ang mga ito sa ating Panginoon. Subalit kasabay po ito ng ikalawang bagay, paano ba tayo naghahanda? Kung mapapansin natin, may isang maliit na detalye ang ating mabuting balita na kung hindi natin binasa o pinakinggan ng mabuti, ay hindi natin mapapansin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, nahahabag ako sa mga taong ito. Sa mga may sakit, sa mga nagugutom, sa mga kinakailangang ipagpatuloy ang paglalakbay. At kung sa atin, bahagi ng kulturang Pilipino ay ang tawag natin dito ay yung makapagbagbagdamdamin na parabang nabibigatan yung ating mga puso. Sa mga Hudyo, iba ang imahin. Dahil sa kanila, mas nagkakaroon ng connection sa tao sa antas ng kalamnan. Hindi ang puso, kundi ang kalamnan. So parang sinasabi ng Panginoon, nang makita ko ang gutom ng mga tao, nagre-revolusyon yung aking kalamnan. May parang hindi ako mapalagay na parabang yung gutom ng mga taong ito ay nararamdaman ko rin. At magandang pag-isipan, kung ang Diyos tumatanaw sa atin, tinitignan ang ating mga pangangailangan na nagre-revolusyon ang kanyang kalamnan. Tayo ba may ganoon sa kapwa? Kapag nakikita at napapakinggan natin ang ating kapwa, binibigyan ba natin ng sandali upang samahan siya? Maramdaman ang kanyang gutom, maramdaman ang kanyang pangangailangan. At may pagkilala na dahil tayo'y nabiyayaan, hindi ba't nararapat din na ibahagi ang biyaya, ibahagi ang presensya ng Diyos sa kapwa? Mga kapatid, bilang bahagi ng paghahanda sa Adbiyento,
ay ang pakikiisa sa Diyos na nagre-revolusyon ang kalamnan, sa Diyos na nakararamdam ng gutom dahil nakikita niyang ang kanyang mga minamahal na tao ay gutom sa maraming bagay, nangangailangan ng maraming bagay. Kaya hindi lang Pasko yung panahon ng bigayan, hindi lang Pasko ang panahon ng pakikiramay. Adbyento pa lang, sana sinisimulan na natin. Adbyento pa lang, sana makilala na natin ang kapwang nangangailangan at makiramay sa Kanya. Adbyento pa lang, makilala natin na ang ating buhay ay hindi para sa atin lamang at sa lahat ng ating ikaliligaya. Subalit bahagi noon ay ang pakikiramay sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayang nangangailangan. At ang pagkilos na may kamalayang, hindi ako nag-iisa. Tayo ba ay may ganitong pakiramdam tungo sa ating kapwa? Hingin po sana natin sa pagpapatuloy ng banal na misa ang biyaya ng kamalayang ito at ng pagkakaroon ng kamalayan sa pangangailangan ng kapwa tulad ng ating Panginoon. Na sa bawat araw na ating na tayo'y bumabangon at nabubuhay, naghahanap buhay, nagpapahinga, hindi mawala sa atin. Na sa ating karanasan, may mga taong kailangang pakinggan, mga taong kailangang bigyan ng kahit kaunti, mga taong kailangang damayan natin sa buhay. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Kanino, saan ba ako dinadala ng Diyos upang makiisa sa Kanyang habag, makiisa sa Kanyang pagbibigay at pagbabahagi ng biyaya, na sana ako rin ay maging biyaya sa iba. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan mo po kaming maging mapagmahal tulad mo. Maawa ka sa amin. Magsitayo po tayo. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang maipagkaloob niya sa atin. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkain nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nakatitipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eukaristiya bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng mga yumao, naway makasalo sa piging ng karian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama na po natin ang mga sa ating mga dasal, ang mga frontliners at health workers, lalo na po yung mga nagkasakit dala ng kanilang serbisyo at nananatiling tapat sa kanilang paglilingkod sa kapwa, lalong-lalo na sa panahon ng panganib. Manalangin tayo.
Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Idinadala ang hinamin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po tayo. Panginoon, aming handog ang tinapay at alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Sitayo na po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama naming lumikha, maihain namang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Sitayo na po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po tayo. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
ka pa man isilang, inibig na kita. Bawat sandali ng iyong buhay, ginagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan, na ako ang may dahilan. Di ba dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa, ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kabighatian, kailan may di ka mag-iisa. Ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot kung noon pa may iniibig na kayo? Magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot kung noon pa may iniibig na kayo? Magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo walang hanggan. Wala pa rin ba kayong pananalig kung sabihin ika'y iniibig? Ako si Jesus, iniibig kita. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayong lahat ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, tumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.